Nagdududa ho ba kayo na ang inyong alagang aso ay may lagnat? Paano po ba nalalaman na may lagnat ito? At ano po ba ang gagawin o gamot sa ganito? Iyan naman po ang aking ibabahagi sa video kong ito. Okay, so paano po ba nalalaman na may lagnat ang inyong alagang aso? The answer is simple. Dapat meron po kayong thermometer o specifically rectal thermometer. Ipasok nyo lang po ang dulo nito sa butas ng puwet ng inyong alaga and wait for a few seconds, then malalaman nyo na kung may lagnat o wala ang inyong alaga. With the use of a thermometer, so ipapasok nyo lang po yung pinaka tip or pinaka dulo ng thermometer sa anal opening or sa puwet ng aso. Alternatively, you can use auricular thermometer or yung thermometer na sa tenga lang kinukuha ang temperature. Pero, hindi nga lang consistent ang accuracy ng ganitong klaseng thermometer. Sumainam talaga na gumamit ng rectal thermometer. Normal body temp of dog will range from 37.5 to 39.5 degrees Celsius. Idok, wala kasi kaming thermometer. Wala po bang ibang way like mata-mata o kapa-kapa na paraan para malaman kung may lagnat ang aming alagang aso? Well, meron naman, pero hindi po ito reliable na paraan. Like, pakiramdaman nyo yung init ng ilong ng inyong alaga at yung sa tenga rin. Kapag medyo kakaiba sa pangkaraniwan na init, then highly likely na may lagnat nga yan. Hawakan nyo yung ilong, no? Pakiramdaman nyo yung init at saka yung sa tenga, no? So kapag mainit yan sa pangkaraniwan, eh malamang may lagnat na yung inyong alaga. Pero again, hindi nga po ito reliable na basihan, ha? So kung nagdududa kayo, kung napapansin nyo na mainit ang ilong at tenga ng inyong alaga, at lalo na kung matamlay yan at hindi kumakain yan, at wala kayong thermometer sa bahay, ay dalhin nyo lang talaga sa inyong doktor para ma-examine at ma-confirm kung may lagnat o wala. By the way, dalawa po ang explanation ng pagtaas ng body temp ng mga aso. Una, itong pagtaas ng body temp na may kaugnayan talaga sa mga sakit, no? So katulad halimbawa kung may infection ng inyong alaga, inflammatory diseases, metabolic diseases, cancer, at marami pang ibang sakit. Ito po yung true fever o totoong lagnat talaga. Pangalawang explanation ng pagtaas ng body temp ng mga aso ay ito po yung tinatawag na hyperthermia. Pagtaas po ito ng body temp epekto sa mainit na kapaligiran o araw na pwedeng magresulta into heat stroke. Kaya, huwag niyo po bigyan indiscriminately ang inyong alaga ng kung ano-anong gamot, ha? Baka hyperthermia ng palayan at kawawa naman ang inyong alaga, pinapainom ng anti-lagnat, antibiotic o kung ano-ano pang klase ng gamot. Ang masama pa, ginagamitan pa ng paracetamol o ibuprofen ni pet owner, hindi lalong nagiging komplikado ang problema ni far baby. So ano po ba dapat ang gagawin o gamot kapag nilalagnat ang aso? Pinaka-safe ninyong gawin as home remedies once na-confirm nyo na mataas nga ang body temp ng inyong alaga ay punasan nyo ng basang-basahan ang katawan ng inyong alaga kasama na dito sa tenga, no, sa paa, at i-encourage nyo rin na uminom ng maraming tubig at ilagay sa pwesto na maayos ang ventilation. Then, i-monitor nyo hanggang sa mag-normal. Huwag na po magbigay ng kung ano-anong gamot, ha? Mag-ingat po kayo sa kung anong mga gamot na nabibili dyan over the counter. Again, as I mentioned a while ago, kapag may kasamang ibang mga sintomas yan, no, such as pananamlay, wala ganang kumain, ubo, pagtatay, pagsusuka, at kung ano-ano pang sintomas yan, ay ipakonsultan niyo po talaga personally ang inyong pet sa doktor para ma-assess ang primary cause ng lagnat at mabigyan ng specific treatment ang inyong alaga. Okay? So I hope may napulot muli kayo sa video kong ito at salamat sa inyong oras.